Hello Max Park, kamusta kayo? Sablan natin ngayon Max Park, pag-uusapan po natin ng ang mga paraan kung paano kayo isipin at hahanapin palagi ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay mag-start up po tayo at muli, be inspired! At ang unang tips kung paano kayo isipin at hahanapin palagi ng isang lalaki, pag no contact minsan ng ilang oras. Yes, mga kanspal. Alam niyo mga kanspal, pag sinabi namang no contact, hindi naman kailangan na buwan, linggo o araw. Kahit na ilang oras lang kayo inspal, pag no contact ka, kahit mga ilang oras lang. Upang magtaka siya, maisip ka niya, maalala ka niya, at ma-curious siya. Mag-wonder siya kung kamusta ka, kung bakit wala ka pang message, at kung bakit di ka pa nagre-reply. Pag no-contact ka ng ilang oras lang sa isang araw. Upang ang isang lalaki ay maisip ka talaga at hanap-hanapin ka ka-inspired. Kapag ka ganun ay nakikita nila na nakikita at nararamdaman nila ang halaga mo sa mga panahong hindi ka nagpaparamdam. Kahit mga ilang oras lang yan, ka-inspired kung mahal ka ng lalaki, ay maiisip at maiisip ka niya. At kung nanlalamig sa iyong lalaki, ay mag-iisip pa rin siya. Magtataka pa rin siya, lalo na kung hindi siya sanay na ganyan ka. Kung nasanay siya na makulit ka, nasanay siya na palagi ka nagme-message, nasanay siya na palagi ka nag-chat, kung siya nasanay sa palagi ka nagte-text, nag-call, nag-ahabol ka, at lagi ka nagpaparamdam. Kapag ka doon siya nasanay, tapos bigla mong ginamit ang ganyang discovery o technique, na nag-no-contact ka ng ilang oras, ka-inspired, maiisip ka niyan, at hahanapin ka niyan, at doon posible ka-inspired, na ma-realize niya, na may halaga ka pa rin sa kanya. Ganyan lang yan. Paminsan-minsan, huwag kang magparamdam upang makaramdam sila ng pag-ibig muli sa'yo. Tumaas ang interest nila sa'yo dahil talaga naman, makapangyarihan ng no contact. Sabi nga sa kasabihan ng matatanda hanggang ngayon na may isip at marirealize mo lang ang halaga ng isang tao kapag ito ay wala na sa iyo. Kapag sila ay ayaw na sa iyo. Kapag sila ay naglaho na. Kapag sila ay wala na sa buhay mo, ka-inspired, iparanas mo sa kanya ang ganyang bagay upang makita niya ang halaga mo at palagi kanyang isipin at hanapin. Mag-no-contact ka minsan lang naman, ng ilang oras sa isang araw, ka-inspired. At ang panuwang tips mga ka-inspired kung paano kayo isipin na hanapin palagi ng isang lalaki, sabihin mo palagi ang nilalaman ng puso mo. Yes, mga ka-inspired, yun ang pangalawa. Alam nyo mga ka-inspired, ang isa sa mga gusto naming mga kalakihan ay mga babaeng totoo sa kanilang sarili. Mga babae na expressive, yung talagang walang takot, matapang na sinasabi kung ano yung nararamdaman niya. Alam nyo mga ka-inspired, dagdag plus sa amin yan, yung pagiging matapang at strong na babae. Yung ibang babae kasi, takot sabihin sa lalaki, takot sabihin sa boyfriend o asawa niya, sa partner niya, yung nilalaman ng kanilang damdamin. Yung laman ng kanyang puso, yung concern niya. Kaya ang nangyari ay hindi aware yung lalaki at nauuwi sa pag-aaway. Sabihin mo palagi ang nilalaman ng puso mo, hindi lang yung pagmamahal mo, pati na yung mga bagay na alam mo o sa tingin mo ay dapat mong sabihin sa kanya. Maging totoo ka sa kanya, maging totoo ka sa sarili mo, at malamang sa malamang kayo inspired ang pagiging totoo mo ay tatatak sa boyfriend mo o sa asawa mo. Dahilan kung bakit mas lalo ka magiging mahalaga at dahilan kung bakit mas lalo ka nang iisipin at hahanapin ka-inspired. Ang pagiging totoo mo, sino bang maghahanap? Sino bang magbabalue? O talaga namang mag-iisip palagi sa isang babae plastic, sa isang babae talaga namang hindi tapat sa kanyang puso, ka-inspired at higit sa lahat. Sabihin mo palagi ang nararamdaman pag-ibig sa kanya pero hindi sobra upang hindi ka naman magmukhang dead na dead sa kanya at ipakitang sobrang needy mo. Dapat maglambing ka lagi sa partner mo. Maging sweet ka, maging malambing ka, at maging caring ka. Sabihin mo ang nilalaman ng puso mo. Ano man yan, pag-ibig, tampo, pagkamis, o talaga namang ka-inspired. Kung anumang bagay na yan na nararamdaman mo. Maging totoo ka. At isa yun sa bagay na hahangaan sa'yo ng partner mo. Pero huwag masyadong madrama, huwag masyadong maging toxic, huwag makipag-away, maging totoo pero balansehin ang puso. At higit sa lahat, ang pag-ibig mo ay talaga namang ka-inspired. Iparamdam at ipakita mo rin sa isang lalaki ng tama lang. At siya ay palaging may in love at maghahanap sa'yo. At iisipin ka palagi ka-inspired.
At ang pangatlong tips, mga kaspad, kung paano ka iisip-isipin o hanap-hanapin ang isang lakis. Gawin mong palaging kasabik-sabik ang sarili mo. Yes, mga kaspad, yan ang pangatlo. Dapat ginagawa mo kasabik-sabik ang sarili mo. Sa pamamagitan lang kayong spad, gawin mong attractive ang sarili mo. Upang ang partner mo ay palagi pa rin na-attract o naakit sa'yo, namamagnet sa'yo, dahil sa taglay mong kagandahan, kaseksihan at galing mong pumorma. At kahit pa sa pango ng iyong katawan o buhok, mga ganyan kayong spad, yun kasabik-sabik ang sarili mo. Kasi sa mga bagay kayong spad na isip-isipin at muling hahanap-hanapin ng partner mo sa'yo kayong spad, kahit pa ng lalaki hindi mo pa boyfriend, kahit pa ng lalaki manliligaw mo pa lang. Yes, bakit spad? Bakit ka palaging iniisip ng lalaki? Bakit ka palaging hinahanap niyan? Siyempre, ang isa sa pinakadahilan ay dahil nagagandahan siya sa iyo or nasekse-seksihan niyan sa iyo, seseksihan niyan sa iyo or nagagalingan sa iyong pumorma. Alam nyo, nabibilib na ako sa mga kababaihan ngayon eh. Ang gagaling pumorma, bagay sa kanila kadalasan yung sinusuot nila. Lalo na yung mga medyo bata-bata pa dyan at kahit nga yung siguro yung mga mami na. Minsan nga yung mga senior na, di ba? Ang gagaling pa rin manuot ng damit. At yung mga buhok, talagang kaya mo mga dalaga pa rin. Tama yan kay Inspire. Kahit anong edad nyo, kahit sino pa kayo at nasaan pa kayo, ano man ang nakaraan nyo, ano man ang sitwasyon nyo, palagi pa rin kayong maging maalaga sa sarili nyo. Ingatan nyo ang kalusugan nyo at palagi kayong mag-self-improve ka, Inspire. Sapagkat isa yan sa mga sikreto upang palagi kang maisip ng isang lalaki at gugustuhin niyang hanapin at makasama at makausap ka. Tihilan kung bakit mas lalong may love sa iyong lalaki dahil palagi siyang nasasabik sa iyo na para bang palaging talaga namang miss na miss ka niya, ka-inspired sa iyong sa mga sikreto upang isipin at hanapin ka niya palagi. At ang pangapat na tips, mga kinspired, kung paano kayo isipin at hanap-hanapin ang isang lalakis, maging totoo ka palagi sa mga ipinapakita mo sa kanya. Yan ang pangapat kay Inspire upang isip-isipin at hanap-hanapin ka palagi ng isang lalaki. Dapat palagi kang maging totoo sa pinapakita mo sa kanya. Dahil ang mga kalakihan ay matatalino. Akala nyo lang sila ay bara-bara o sila ay hindi nag-iisip ng tama. Pero kay Inspire, matatalino ang mga lalaki. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng bangko o kami ng bangko. Pero magagaling yung mga yan, lalo yung mga matured na at yung mga professional. Kahit nga yung sabihin natin, hindi man ganun ka-professional, o sabihin yung iba nga, tambay lang, pero magagaling yung mga yan. Mautak yung mga matatalino mga yan. Yung mga lalaki kayong spad. Magagaling din naman ang mga babae. Matatalino mga babae. Pero iba ang lalaki kapag mag-isip. Kaya ipakita mo sa lalaking, totoo ka sa mga pinapakita mo sa kanya. Dahil masesense niya yan. Kung totoo ang babae sa kanya, talaga naman kayong spad. Kapag napatunayan ng isang lalaki ay yung partner niya o yung babaeng nakakasama, nakakausap niya at nakikita niya ay totoo sa kanya, ka-inspired, papahalagahan niya ang isang tulad mo. Dahil alam ng lalaki na sa mundong ito, sa henerasyon ngayon, at talaga namang ka-inspired sa panahon ngayon, ay bibihira na lang kaming makakatagpo ng isang babaeng totoo palagi sa kanyang pinapakita. Kahit ang babae ngayon, nanluloko na. Kahit ang babae ngayon, palagi na nagsisinungaling. Kahit ang babae ngayon, taksil na. Kahit ang babae ngayon ay hindi na kayang maging tapat. Pero kapag ikaw ay naging totoo sa partner mo, sa iyong mga sinasabi, sa iyong mga kinikilo, sa iyong mga ginagawa, sa iyong mga plano, sa iyong mga talagang pagkatao, ay talaga namang ka-inspired. Mamahalin ka niya, dahilan kung bakit gugustuhin niyang palaging makita ka, makausap ka at makasama ka. Iisipin ka niya at hahanapin ka niya, babaeng totoo sa kanya, babaeng tapat sa kanya, babaeng minsan lang dumating sa buhay niya, isang babaeng hindi plastic sa mga pinapakita to sa kanya. Ka-inspired, maging totoo ka sa sarili mo. At ang lalaki ay mas lalo kang mamahalin, ka-inspired. At ang panlimang tips, mga ka-inspired, kung paano ka isipin at hanap-hanapin ang isang lakis, maging masayahin kang babae. At ang panlimang sikreto, mga ka-inspired, upang talaga namang hanapin ka palagi ng isang lalaki, gustuhin niyang alalahanin ang tulad mo. Isip-isipin ka sapagkat masayahin ka, ka-inspired. Nagdudulot ka ng sayang, ngiti at ligaya sa buhay niya. At hinggit sa lahat, hindi mo siya tinotoxic o pumakinspired ang isa pinakasumisira sa isang relasyon. At nagpapawala ng pag-ibig sa isang lalaki, sa isang babae, ay ang pagiging toxic ng babae. Matuto kayong ka-inspired makisama ng tama sa partner nyo kung ayaw mong magsisi sa huli. Oo, mahal mo siya.
Patunayan mo yun sa pamamagitan ng dapat na papasaya mo rin siya. Huwag laging away ng away. Huwag laging toxic ng toxic. Matuto kang maging masaya, matuto kang ngumiti. At laging maging positibo. Gugustuhin ng lalaki na talaga namang ka-inspired, makita ka, makasama ka, makausap. Hahanapin ka niya kapag ganyan ka. Sipin mo na lang, kung ang lalaki ay laging pinapasaya ka, kung ang lalaki ang boyfriend mo, ang asawa mo ay laging ngumingiti kapag ka nakikita ka, kausap ka at laging pinapaligaya ka, hindi mo ba gugustuhin maalala siya o isipin siya? At higit sa lahat, hindi mo ba siya hanap-hanapin? Ka-inspired, imposible yan. Ganyan yan. Kaya talaga namang iwasan mong maging toxic sa partner mo upang magtagal kayo, makasigurado ka na kayo hanggang huli. At talaga namang ka-inspired, masabi mong may forever kahit man lang sa mundong ito habang nabubuhay kayo. Talaga naman ka-inspired. Iisip-isipin at hahanapin ka niya kung ikaw ay isang babae nagdudulot ng ligaya at hindi ka toksikan sa buhay niya. Maging mapagmahal ka, maunawain at iwas-iwasan mo ang palaging paghihinala at pagsiselos. Dahilan kung bakit ang lalaki ay laging iisipin ng isang tulad mo dahil hanapin ka niya. Mababaliw siya sa'yo. Ka-inspire. So max po nyo lang po na maraming salamat mga experts pagtapos ng vlog neto. So hindi po kalimutan na mag-like. Comment, share na rin po upang makatulong din man po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po mga experts at click nyo na rin po notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga experts. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!